Hello guys, yan si Kuya. Si Kuya alam niya yung history dito sa lugar na to, sa maasim na location ng mga Aita. Sir, gaano katagal na kayo nandito, sir? Bali, 34 na, sir. 34 years? Opo, sir. Ha, tagal na, sir. Sir, paano pala kayo nalipat dito, sir? Anong kwento, sir? Bali, totally, sir. Bago kami nalipat dito, sa pamamagitan po ng Mount Pinatubo, nung pumutok po yung Pinatubo, na-resettlement po kami dito, 1991. Bali, dalawang akyatan po to. Doon sa mga kondray, anim na buwang kami doon. Ay siyam yata. Oo, nandun. Pero umakyat kami dito kasi po, yung mga katutubo doon sa mga kondray noon, palaging araw-araw may namamatay na bata. Kaya napili po ng mga leader namin, mga tribal leader, elders, na dito sa bundok. Dahil hiyang nila yung sa bundok. Bundok din po yung pinanggalingan po namin. Kaya napili po namin to. Hanggang sa umabot po kami ng ilang taon, nandito na rin po kami. Pagkatapos nagtanim-tanim na po kami ng mga gulay-gulay, gabi, luya. Yun na po yung pinangbubuhay namin sa mga pamilya namin. Big sabihin, sir, nung pumutok yung Pinatubo, talagang nandun din kayo, taga doon talaga kayo? Opo, sir. Bali, yung baryo po namin, isang kilometro mahigit po mula doon sa Pinatubo hanggang wow, sa katakot. Sitio Duray, Barangay Santa Juliana, Capas, Tarlac. Nung pumutok yun, sir, buti naman walang inabutan sa inyo. Bali po yung gobyerno po ang tumulong po sa amin na mailipat agad. Opo, na-detect po yung Pinatubo na puputok na, kaya yung mga katutubo dinala na po doon sa malayong lugar. Ah, yung pala yung kwento. Opo, na-resettlement opo. Na po kami doon. Tapos isa to sa isa lugar na pinagdalahan. Opo, napili po ng mga leader namin tong lugar na to kasi available po tong lupa na to, binigay po sa amin ng gobyerno. Ito po yung lupa, kita nyo po. Ang ganda po rito. Hindi po siya nalalayo sa Baguio, napakataas po, lalo pag December po, malamig-lamig po rito. Itong area po na to, medyo malamig po, nararamdaman po namin na yung simoy po, ang ganda po. Ito naman pong location na to, plano tong gawing restaurant, sir, di ba? Opo, kapihan po. Kapihan po, ito po. Bagong tayo pa lang po to, nakadikit po siya, part siya ng bundok, tapos gagawin pong kapihan, ito lang po yung sa baba. Hindi pa po totaling tapos. Ano magmamanage dito, sir? Mga katutubong Aita din or? Bali po, ang plano po ng aming mayora dito, malaki po yung plano niya. Napakaganda yung plano ng mga grupo niya dito sa aming lugar. Kaya pinapaganda po yung bawat building. Kasi yan po, may mga tinatayo po. Siya po, sila po yung nagpapagawa ngayon sa salukuyan. May tatlo na po kami, apat na building na pinatayo nila, pinaganda nila. Hanggang ngayon po, ongoing pa po yung talagang pagpapalago dito sa amin. Opo, maganda rito, pwedeng maging tourist spot to niyan. Ganda ng location, oh. Kita nyo naman yung mga bundok. Yan, Bulubundukin, ang ganda, ang taas. Yan, ang layo ng Kamiling, yun, no. Tapos talagang maulap, oh. Kitang-kita nyo guys, ang sarap dito. Nung paakyat kami, medyo adventure ang dating. Yan, yan yung kasama ko. Hirap na hirap kami kanina, kaya adventure. Nag-enjoy kami kasi first time namin. Ganun naman, pag first time talaga lahat nahihirapan. Pag second time, third time, hindi ka na nahihirapan. Tipong nasasarapan ka na. Yan. I mean, nag-i-enjoy. Walang iba dun sa sinabi ko. Nag-i-enjoy tayo. Kaya nasasarapan tayo dahil napipil natin yung ihip ng hangin, nakikita natin yung mga views. Talagang sarap na sarap tayo sa mga nakikita natin, napipil natin. Yan. Yan ang kasama ko, si Jomar. Naging Mr. Tarlac yan eh nung ano siya, nung hindi pa siya pinapangalak. Ganong kalapit yan si Kuya Alan. Yan, kita nyo naman mga ano kami, mga pogi. Sabi ng magulang namin, pogi kami. Yan, maraming salamat sa mga views. Papalo po, like and share Lambino Corpus Vlog po.